Buong araw ka nang wala. Hindi namin alam saan ka nagpunta. Hindi ka sumasagot sa cellphone mo. Saan ka ba nang galing? I just had tons of work na pinatabaho sa akin ng boss ko. Kinailangan kong tapusin yun. Hindi ba dapat nag-leave ka na? Delikado nagtatrabaho ko ngayon. Baka makasama sa'yo yan. Tinutulungan naman ako ni Savannah eh. Don't worry, kaya ko pa magtrabaho. I'm fit like an athlete to work. Kahit na, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Malamang naglalakad ka pa doon, di ba? O baka mamaya tumatakbo ka pa. Delikado para sa baby yun. Don't worry, Carlos. Ang baby natin ang pinaka-inaalala ko sa bawat galaw ko. Everything's fine. Magbaliktarin ka pa na. Tama, Romina. Makinig ka sa abogado mo. Wala ka naman mapagdiskitahan. Ako na naman na nakikita mo. Huwag ka nang magmaang-maangan, Hector. Alam natin pareho na tama ang hinala ko. Kung manguhula ka, maniniwala ako sa mga kotobot hinala mo. Kaso hindi. Ano mo nagawang magbiro ng ganyan? Anong klaseng tao ka? Pati pamilya mo, pinsan mo, pamangkin mo, pinagtangkaan mo, pinahamak mo. Nakikipagtagisan ka ng kawalang hiyaan kay Satanas. Pwede ba, Romina? Huwag mong ipasa sa akin ang mga kasalanan mo. Eh di ba ikaw pa nagpakulong kay Leon? Ano? Kinakain ka na ba ng konsensya mo sa mga nangyayari sa kanya ngayon? Kaya ako na pagdidiskitahan mo. Kung meron kailangan imbestigahan dito, ikaw yun! Pa, okay lang po ba kayo? Sorry po, nag-alala po kasi ako sa inyo eh. Hindi na dapat pumunta dito. Halika na, muna tayo. Pako? Ano? Alam mo ba yung itsura ng taong gusto kong patay sa tatay mo? Meron ba itong palatandaan sa mukha o sa katawan? Hindi ko po siya namukhaan eh. Kasi nakatakip po yung mukha niya. Pero may baril siya. Ilang po yung natatandaan ko. Ano nga eh, buti nga dumating kami agad eh. Tapos napigilan namin, kaso nga lang napuruhan ako kaya hindi namin nahuli agad eh. Huwag na ako kayong mag-alala. Magpapadagdag pa ako ng security sa loob at labas ng room ni Mr. Herrera. Maraming salamat, Chief. Pero hanggat buhay si Leon, hindi sila titigil. Kaya dapat hindi tayo magpatalo sa kanila. Ako, sisiguraduhin ko na magiging okay ang papa mo. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Salamat po, Tita Romina. Tara na po, para makuha na po ang statement. Sama ko lang sila, Romina. Salamat, Bernard. Salamat. Ikaw lang pinagkakatiwala ako at huwag ka muna magbabanggit ng kahit kanino. Nagkakausap tayo.
hanggat hindi ko nalalaman kung sino nag-utos na ipapatay ako. At kung bakit. Asa ako yan. Dad, sigurado akong nakita mo ako. Pero bakit umalis ka pa din? Mom? Mom, tayong dalawa lang nandito ngayon. Sabihin mo na sa akin yung problema. Kanina ko pa napapansin na may iniisip ka. Kilala kita, Mom. Marga, sasabihin ko sa'yo yung totoo. But please promise me you'll keep it a secret. Nawala dahil hinahanap ko siya. He's alive, Marga. Si Lolo, Dad? Kung buhay siya, ba't hindi siya bumalik sa atin? Hindi ko din alam. Asan siya ngayon? Hindi ko din alam, Marga. Kaya ko nga siya hinahanap eh. Hindi ba dapat humingi na tayo ng tulong sa paghahanap sa kanya? No, Marga, you promise me. Sabi mo hindi mo ipagsasabi. This is not the right time para ipagsabi mo kung ano nalaman mo. Paano pag bumalik si Lolo, Dad? Ang una niyang pupuntahan, si Tita Romina pati si Cassie. Paano kung ma-brainwash nila si Lolo, Dad against us? Mas lalo sila magkaka-power over us kapag nangyari yun. You're right. Si Romina ang una pupuntahan, Dad. Doon ko siya posibleng makita. Sino ang may pantanong sa akin ang pamilya Mondragon? Sino ka ba talaga, Leon? Tapat ka ba sa pagtingin sa asawa ko? O isa ka rin na may balak na sirain ang pamilya ko? Pa, hindi ba tayo dadalo kay Pao at saka kay Tito Leon? Boss, di namin nadali si Leon, eh. Inisin nyo yan. Meron ba nakakita sa inyo? Yung anak lang, boss. Pero nakamaskara naman si Baldo. Siguraduhin nyo yan. Kung hindi, ako mismo ang lilinis sa inyo. Pa? Pa, di ba hindi nyo naman magagawa yung binibintang ni Tita Romina? Pa, hindi nyo magagawa manakit ng tao, lalo na kapamilya nyo. Lalo na pumatay. Ay, hindi kayo masamang tao. Pa, di ba? So, ibig mo sabihin, mas naniniwala ka kay Romina kaysa sa akin? Anak, hindi mo ba alam? Si Romina ang rason kung bakit nawawala ang Tito Alvin mo. Siya rin ang dahilan kung bakit nanganganib ang buhay ni Leon. Ngayon, sa tingin mo, sino ang masamang tao sa ating dalawa? Ma'am, hindi po kayo pwede dito. Pasensya na po. I have every right to be here. Kung tutuusin, mas may karapatan nga ako kesa sa'yo. Daniela, di mo ba alam na hindi pwede solicitations dito? Oh, please, Romina. We both know kahit bali-balik na rin natin ang mundo. I will always belong here.
bahay kasi to ng mga magulang ko. O baka naman nakalimutan mo na. Sa bagay, ang bilis mo nga napalitan ng daddy ko. Nagkabalik ka na ba kayo ni Leon? Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. In fact, mas lagi mong kasama si Hector kaysa sa asawa mo. What did you say? Nauto-uto ka. Na kahit malaki ang atraso sa'yo ni Hector, nagkakampihan pa rin kayo. Sabihin mo, Daniela, may kinalaman ka rin ba sa nangyari kay Leon? Mas concerned ka pa talaga sa nangyari kay Leon kaysa sa sarili mong asawa? Hindi mo nga alam kung ano nangyari sa daddy ko. Lumalandi ka na. O baka naman may alam ka sa pagkawala ng daddy ko? Sa tingin mo ba, kung may alam ako sa pagkawala ng daddy mo, itatago ko? Anak din ako, Daniela. Bakit ko naman ipagkakait yun sa'yo? Siguro ganun kang tao. Kaya tingin mo lahat katulad mo. ...106. Ito na siguro 107. 99. Ano naging... 106 to 99. Eh, kanina pa tayo naghahanap dito eh. Baka naman lumang address na yan. Mirna, kahit gaano pa kaluma ito, hahanapin ko pa rin. Mawalang gala na nga po. Alam po ba ninyo ang 107? 106 tapos 99? Ay, hindi ho. Nagpalit-palit na kasi po ng mga number ng mga bahay dito. Nagkagulo na. Ito po, Berhinyo Fabregas. Kilala po ninyo? Walang Berhinyo dito. Salamat po. O, ano pang tinutunganga mo dyan, Mirna? Hanapin mo na yung 107. Abuti pa, baybayin na natin to. Ha? Oo, sige. Diretso ka. Ako, kakaliwa ako, ha? Para mas mabilis. Sige. Sabi ko na eh, babalik at babalik ka sa akin. I need your resources. Ano yun? I need your car, your men, lahat ng pwede kong magamit just to find Dad. Alam mo bang pinakulong pa ako niya ni Romina? Pero sige, tulungan kita. It's a small price to pay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, ikaw naman ang dapat magbayad. Bakit ba kasi hindi pa nagpapakita sa inyo tatay niya? Isipin mo, si Romina, ba't hindi pa siya nagpapakita doon? Asawa niya yun, ha? Siguro, ang laki ng atraso na. You are as clueless as I am. Kaya nga gusto kong gawin ang lahat para mahanap ko siya. Para makausap ko siya. At mangyayari lang yun. Dahil sa tulong mo. Pero i-remind lang kita na ako pa rin ang masusunod. Daniela, ang katauhan ko gagamitin mo. I... I'm in charge. Oh, sige. Mabuti nagkakaintindihan tayo. Keys. Tao po. Mawalang galang na ho. Dito ho ba nakatira si Berhinyo? Mirna? Ikaw ba yan? Ako to. Si Berhinyo. Berhinyo? Berhinyo! Hello! Naku, grabe! Ibang-iba ka na! Asus! Alam mo namang sa Japan pa lang, ito na talaga sinasabi ng heart ko. Ikaw ang ibang-iba! Ang ganto mo ngayon, girl! Teka, bakit ka nandito? Eh, ako eh. Tatanong ko lang sana kung alam mo ba kung nasan si Jessa? Yung burikak na yun. Ang tagal ng dekada hindi kami nagkikita. Teka, bakit sa akin mo tinatanong? Di ba kayo no? Eh, wala na kami. Eh, pero magkasama pa rin kami sa bahay. Sila na kasi ngayon nung dati kong asawa. Saan na yung Mirna na yun? Ah, Brad!
Alam mo ba to? 107, oo. Oh. Ah, isa, dalawa. Yun po, yung ikatlong gate po. Doon? Opo. Sabi ko na nga ba. Sige, salamat ah. Bigla na siya nagpunta sa bahay niyo? Oo. Oh, gusto niya mangumusta. Eh, pwede naman niya akong i-text, pero alam natin na imposible mangyari. At imposible rin na wala siyang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Bernard, hindi ko alam kung bakit. Pero nabanggit niya si Robert sa pag-uusap namin nung sinabi ko sa kanya nangyari kay Leon. Oh, ano naman yung tukol kay Robert? Wala. Pero iba ang kutob ko dito. Tama ka. Lahat ng ginagawa ni Daniela, laging may dahilan. Laging may susunod na hakbang. Ano sa tingin mo yung balak niya? May tinatago siya eh. At yun ang dapat kong alam. Boss, wala na si Eva dito eh. Hindi rin alam ng mga tao kung saan nagpunta. Sige, sige. Basta talapin nyo ah. Lalo na yung Robert. Dali nyo sa akin pag nakita nyo. Daniela. Dito sumakay si Dad pa Maynila. Wala siyang dala o kasama. Siya lang. Sinabi kung saan pumunta o kung sumakay man lang. Saan sumakay? At kasi hindi pa siya bumalik sa amin. Surely, he needed means para mabuhay. Pera, pagkain, bahay. Tsaka hindi yan papayag na malayo kina Romina. Hector May, may isa pa tayong kailangan punta. Papa? Nurse, Doc! Sige, sige. Papa, iyo, tabi ka muna. Dami mo nang ang problema, dumadagdag pa siya. Wala rin talaga sa timing yung Daniela na yan, no? Sa ngayon, wala naman siyang ginagawa para intindihin ko siya. Mas inaalala kong kalagayan ni Leon. Buti naman kung hindi ka na nagpapadala sa kanya ng ganyan. Pero ayun na nga. Kumusta ba kayo ni Mang Leon? Bakit ganyan ka mag-alala sa kanya? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Hello, Paco? Tito Romina, si Papa po. Hoy, gusto mo ng agwa bendita? Bubuhusan kita. Anong sabi meron kayong magjowa, ha? Eh, basta, saka ko na lang ipapaliwanag. Eh, sa madaling salita, bigla na lang siyang nawala. Kaya nga, nagbabakasakali ako, baka may balita kay. Wala eh. Matagal na namin hindi nakikita. Oh, alam mo namang tinakwil na ng mga magulang niya, di ba? Oy, wag na! Sige, sige, sige. Magtatanong ako sa mga kaibigan. Kulas. Eh, pag-chismisan ka pa dyan? Sino siya? Siya yung dati kong asawa. Ikaw? Sino ka? Kaibigan ni... Ni Jessa. Kaibigan siya ni Jessa. Ha? Ikaw si Virginio Fabregas? Naloko na. Pretty na ngayon. May problema pa. Eh, kasi may nakapagsabi na kayo magkaibigan ni Jessa nung magkasama pa kayo sa Japan. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi eh. Walang kwenta. Tayo na! Tayo na! Okay, oo. Walang... Salamat. Magka. Bakla, tumboy. Wala sila sa malapit na lugar, boss eh. Mag-iikot pa kami. Hanapin nyo! Bilisan nyo! Ano ba? Susuyurin ba natin buong Pilipinas para sa tatay mo? Para lang mahanap si Dad? Yes! Hindi nga tayo makalapit sa tatay mo.
Di wala tayong bakuwang matinong impormasyon. Para ka naghahanap ng multo sa liwanag eh. Galingan kasi ng mga tao mo. Dagdagan mo yung bayad, doblehin mo. Wala ka naman ibang pinagkakaabalahan. Tulad yung bata sa tiyan mo. Alam mo na ba kung anong gagawin mo pag makakanak ka na? Ang importante ngayon, mahanap ko ang daddy ko. And the rest of it will follow. Alam mo, bilib din ako sa asawa mo eh. Sa langin ng tiyan mo yan, di ka kine-question? Ang bata yung haharap mo sa kanya. Virgie, salamat ah. Wala yun. At least ngayon alam ko na ang nangyari. Ayaw mo naman magkwento eh. Ay, masyado kasing komplikado eh. Komplikado talaga. Magpa-souvenir ka ba naman sa asawa ni Mirna? Ayoko naman talaga yun eh. Nadali lang talaga ako. Kinasama ko lang naman yun para makasama ko si Mirna. Hindi nga niya alam na may relasyon kami dati. Oh, eh bakit ka umalis? Hindi ko naman akalain na control freak yung matandang yun, no? Tsaka alam mo naman ako, hindi ako basta-bastang nagpapatali. Natakot ako. Pakasaktan niya ako, eh. Anong balak mo? Ewan ko, hindi ko nga alam, eh. Eh, baka naman pwedeng dito na muna ako. Sige na, please. Paano yung pinagbubuntis mo? Ba't ba ang dami mong tanong, friend? Hindi ko nga alam. Hoy, mag-isip ka, ha? Magkakaanak ka na. Isipin mo yung pinagbubuntis mo. Kailangan kong malaman ng lahat ng tungkol kay Leon. Pamilya niya. Sino talaga siya? At saan ko siya pwede makita? Oh, nandito na ako. Stable na po ang lagay niya. Mas maigi pong makapagpahinga siya para makarecover. Pwede na rin siyang ilipat sa regular room. Salamat po. Kilala mo si Robert? Amina. Leon, nandito ako. Bossing, iwan muna namin kayo. Tara ba ako? Sige po. Kumusta na lagay mo? Ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? May kailangan ka malaman, Romina. Why si Robert?